Magandang araw, CCF family. Ako po si Albert Sarmiento mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ngayong hapon si Pastor Omar Aguilar para sagutin ng ilang mga katanungan para sa Sunday Fast Track. Kanina po, Pastor Omar, nabanggit po ninyo na through Adam, na inherit po natin yung sin. And yung first question po natin, kung tayo ay likas na makasalanan o may sinful nature, may paraan ba para mawala ito o hindi na tayo magkasala? Albert, thank you for that question. No? Actually, itong question na to parang very real sa ating lahat. Parang lahat tayo na-experience yung challenge with sin. Diba? Parang paulit-ulit tayo. In fact, si Apostle Paul mismo yung nagsabi na ang hirap naman nito. Yung mga dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. Yung mga hindi ko dapat gawin, ginagawa ko. Sabi nga niya, what a wretched man I am, di ba? Sabi niya, who will save me? Sinong magliligtas sa akin? Tapos siya na rin ang sumagot, Jesus Christ, our Lord, di ba? So, talagang ang una is, kung tayo ay na kay Kristo, doon talaga natin mapapagtagumpayan yung kasalanan. Kasi kung wala tayo kay Kristo, hindi natin kayang mapagtagumpayan yan. But, sinasabi rin sa atin, si Apostle Paul din ang nag-remind sa atin, to walk in the Spirit so that we will not gratify the sinful nature or our flesh. No? Kasi ang totoo niyan, kahit tayo ay binigay natin yung buhay natin kay Kristo, nandiyan pa rin yung law of sin na at work in us na talagang parang may nag-aaway sa ating loob, no? Kalooban. But the Holy Spirit can give us victory. So sinasabi niya, walk in the Spirit and we will not gratify the sinful nature. So anong ibig sabihin ng walking in the Spirit? Ito yung pagiging dependent. Yung pag naranasan mo ng, Lord, ang hirap nito, tulungan mo ako. Help me. Lord, or nagagalit ako, Lord, give me humility or forgiveness in my heart. No, yung paglapit palagi at pag-depend sa Kanya, not on our own strength. So yan ang masasabi ko dyan. Wow, grabe. Thank you so much po, Pastor Omar, no, na truly sa tulong lamang ng banal na Espiritu para mapagtagumpayan natin 'yon. Ngayon naman po, Pastor Omar, kung kami po ay magkasala muli, may mababago po ba sa aming relasyon sa Panginoon? So, Albert, very valid 'yun kasi nakakapraning nga eh, no? Pag nagkasala ba ako, ano ba? Mahal pa ba ako ng Diyos? Mm. 'Di ba? Posible 'yun eh. Na posibleng yun yung maramdaman natin. Pero ang katotohanan niyan, yung ating relationship sa Diyos, ay hindi based sa ating performance or sa ating mga gawa. Kaya nga sabi sa Ephesians 2, verses 8 and 9, di ba? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, not by works, so that no one can boast. Di ba? So, yung ating relationship kay God, una, yan ay by grace. No, it is the grace of God. And ito ay dahil hindi sa ating mga ginawa, kundi sa ginawa ni Kristo. So that is our relationship. So there is nothing you and I can do, no? Para magmaliw yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi nga sabi ng Panginoon, 'di ba? God demonstrates his love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Hindi niya inantay na, kailangan na konti na yung kasalanan mo bago kita mahalin. Diba? But God demonstrates His amazing love for us. Now, while we were still sinners, Christ died for us. Pero ito maganda dyan, no? Kung tayo ay tunay na anak kay Kristo, siyang magbabago sa atin. He will help us overcome sin. No? And that is the beauty of our relationship with God. Wow, napakaganda po nung reminder na sinabi po ninyo, Pastor Omar, na truly hindi po nawawala yung relationship natin kay God as a father and a son or daughter, di ba? Pero sometimes yung fellowship, kagaya po nung nabanggit nyo kanina nung sa message, it separates us, di ba, kay God. And lastly po, ito po, marami po siguro nagtatanong nito sa mga bagong Kristiyano, matagal na Kristiyano. Pastor Omar, napapagod po ba ang Diyos na patawarin tayo sa rami ng ating pagkakamali at kasalanan? Ayun. So, again, magandang katanong kasi parang sa relationship ng tao.
minsan pag merong kang ka-relationship or merong tao sa buhay mo na paulit-ulit na lang, minsan nakakapagod. Pero alam mo, ibang Panginoon, 'di ba? Sabi sa Bible that God is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Na kung tayo bilang human beings, parang ang ikli ng PC natin, ibahin natin ang Diyos. Grabe yung pagmamahal niya. Siguro a reminder para sa ating lahat that dahil mahal tayo ng Diyos, gusto niya magbago tayo. Diba? So kung meron tayong mga pagkakamali o kasalanan na kailangan baguhin, because God loves us, God also disciplines us. Diba? Parang isang nagmamahal na magulang, that if we love our children, we are careful to discipline them. Ganon din ang Panginoon. He will be careful to discipline us so that hindi na tayo magkasala or hindi na tayo paulit-ulit dun sa kasalanan na merong pagbabago sa ating buhay. Maraming salamat po, Pastor Omar, sa pagsagot po ng aming mga tanungan. Pero bago po tayo magtapos, nais ko lamang pong imbitahan lahat ng mga kabataan, no? Nalalapit na po ang anibersaryo ng Elevate Youth Ministry. Ang tawag po dito ay Unite 2022. Let's bring back the fire in our hearts. This coming August 6, 3 p.m. dito po sa CCF Center. At kung hindi naman kayo makakasama sa amin face-to-face, maaari rin po kayong manood via online sa Elevate Facebook page and YouTube channel. We encourage everyone to invite your friends and see you there. At dyan po nagtatapos ang ating Sunday Fast Track. Paalam and God bless!